What's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So dito lang yan sa Live Loop TV. So time check 4:23 PM. So yan, bago ang lahat, update muna tayo. Pakita ko lang yung kulungan ko mga kalapatids. Ito yung ginawa kong kulungan. So pagkakamali ko mga kalapatids, dapat pala pininturahan ko nung natapos na natin gawin. Ayan o, kung makikita nyo, kalakalawang na kasi sa atin ay umuulan na. So ipon muna akong budget na pambili ng pintura, no? Sa ganun mapinturahan natin, at mag-iisip-isip muna ako hanggat wala pa akong budget kung anong kulay ang ilalagay natin sa loop natin mga kalapatids. So ito pa nga pala ang pangalawang update natin mga kalapatids, is dumating na yung JRS natin na napakalaki ng lalagyan. Ayan, napakalaki ng lalagyan ng kalapatid. Salamat sa JRS na dumating at sa kuya na nag-deliver dito. So kala nyo malaki ang laman niya mga kalapatid, napakaliit lang ng laman niya. Unbox na natin. Yun, kakapiraso ang laman mga kalapatid. So yan mga kalapatids, eto yung laman ng malaking plastic, is kakapiraso. Ayan, order natin sa Lazada para sa ating pasingsing ng mga inakay at breeders. So napili ko tong kulay na to kasi nagagandaan ako mga kalapatids pagka inilalagay sa paa yung mga gantong kulay mga kalapatids. Yung kulay light green, ayan parang neon, at saka sinamahan ko na rin ng pito. So ito na yung pito mga kalapatids na in-order nga natin sa Lazada, yung kasabay ng singsing. So kaya ako umorder nito is gagamitin ko sa pag-hand feed. So kukuha ko ng isang inakay kay Blue Bar at yun yung gagawin nating turuan. So testingin ko kung gumagana pa tong pitong to mga kalapatids. So yun, gumagana mga kalapatids. Okay na okay yung order natin sa Lazada. Maraming maraming salamat sa iyo Lazada, at maayos yung in-order namin na item. So yan mga kalapatids, yun lang yung ating update. So huwag na natin patagalin, kaya for today's topic is so yan mga kalapatids, ngayong araw ay pag-uusapan natin yung aking DIY aviary. So yan. So gaano ba kahalaga sa ating mga panchir yung aviary? Ito ay ginagamit kung saan tinuturuan natin yung ating mga painakay na pumasok sa trapdoor. So isa din kasi sa problema ko nung unang beses na pagpapakawala ko sa Youngbird ko is nahirapan ako papasukin sa aviary mga kalapatids. Kaya naisip ko itong gawain na to, at tingnan nyo yung ginawa ko sa aking kulungan. So kung mapapansin nyo yung kulungan na yan mga kalapatids is ito yung ginagamit ko sa viewing sa aking mga inakay. So double purpose na siya ngayon mga kalapatids, dahil naging aviary na rin siya at effective naman mga kalapatids. Ayan, binutas ko mga kalapatids, so hindi naman sa sinira. So pwede pa rin naman natin siya magamit at takpian na lang natin. So ayan mga kalapatids, kung mapapansin nyo, ayan yung trapdoor ng ating loop. So bali ito yung lock, ayan diangat lang siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung aviary, kung ganong ka-effective yung aviary natin mga kalapatids. So pasok ko muna dyan yung aking mga young bird, nung sa ganon maka-viewing sila. So bago ko sila patukain, dyan ko muna sila sasanayin, tapos sabay tatawagin ko sila. So tingnan natin kung effective ba yung aviary na inilagay natin. 5 minutes later. So yan mga kalapatids, eto na yung mga young bird natin, na ilagay ko na sila sa DIY aviary ko. So ginagawa ko to mga kalapatids tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga bago ko sila pakainin. So pagdating ng kain nila, binubuksan ko na yung trap. Eto yung trap para makapasok sila, nang sa ganun matuto silang mag-trap sa ating trapdoor mga kalapatids. So yan mga kalapatids, bali 3 days or 2 days ko silang ititrain dyan mga kalapatids. Sa ganon is matuto sila na
pumasok sa trapdoor. Tapos pagkatapos nun, pwede na natin tanggalin yan mga kalapatids, yung DIY aviary natin. So kung mapapansin nyo mga kalapatids, yung DIY aviary na yan sa mga big time puncher is malaki, 360 aviary. So sa ating mga tulad na maliitan lang, tama na yun, DIY aviary mga kalapatids. Nung sa ganun, makapagturo din tayo sa mga young bird natin at hindi rin natin mapabayaan yung kalapati natin mga kalapatids. So yan mga kalapatids, para doon sa mga bago na nagkakalapati or bagong puncher na pinuproblema kung paano turuan yung mga young bird nila na mapapasok sa kanilang trapdoor. So eto yung pinaka-effective mga kalapatids. So sana makakuha nyo yung idea na ibibigay ko. So ayan, napakadali lang. Kung wala kayong cage na ganyan mga kalapatids, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong cage. Basta nakatutok lang siya mga kalapatids dito sa inyong trapdoor. At meron din kayong trap para nasa ganon hindi agad makapasok yung ating mga young bird na itinitrain. So yan mga kalapatids, so magpapatukan na tayo ng mga kalapati natin. So papakita ko sa inyo kung gano'ng ka-effective yung ating DIY aviary. So titingnan natin kung papasok ba sila sa trapdoor. So let's go. So yan mga kalapatids, na-setup na natin yung camera kung saan papasok yung ating mga young bird. So sisimulan ko nang tawagin sila para sila ay bumaba na. Tayo yung papatuka muna. I-trap nyo muna sila, tapos alisin nyo yung harang pagka tatawagin nyo na sila. Nasa ganon is magmadali sila sa pagpasok sa kanilang kulungan para sila ay makatuka na mga kalapatids. So ganun lang ang gawin nyo mga kalapatids, kahit na 3 days or 2 days. So makukuha na nila yan at matututunan nila na pumasok sa trapdoor. So bukas nga mga kalapatids, isusubukan natin kung sila ay sanay na. So tatanggalin natin yung DIY aviary natin mga kalapatids. So titingnan natin kung sila ba ay kusa nang papasok sa ating trapdoor pagka sila ay tinawag natin. So ayan mga kalapatids, ganun lang yung gawin nyo kung kayo ay nagsasanay ng young bird nyo sa pagpasok sa inyong mga trapdoor. So ang pinaka magandang oras na paglagay sa aviary mga kalapatids is alas 6 ng umaga hanggang alas 9 bago kayo magpatuka. So kasi yung init nun is may vitamins pa at masustansya pa sa katawan, hindi tulad pagkatanghali. Pagka inilagay nyo sila dyan, maaari silang mabilad. So yan mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids, salamat. Sana may nakuha kayong tips or idea mula sa akin. Nang sa ganun is matuto yung mga young bird natin na mag-trap sa ating trapdoor. So hanggang dito na lang yung aking video mga kalapatids. Maraming salamat sa mga tumapos at nanood ng aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like and share and comment para update ka sa video na i-upload ko. So yun lang, maraming salamat. God bless and thank you. Peace out. Bye-bye.